Yo mga idol! Welcome back po sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo. Lilinawin lamang natin mga idol ang Bradley Beal at Russell Westbrook trade rumor. Ito nga ba ay posibleng mangyari? At sasamahan na rin natin ang balitang si Bradley Beal mga idol ay nagdesisyon na kung saan siya pupunta sa susunod na season. Saan nga ba siya pipirma ng panibagong kontrata? Lahat ng yan mga idol, malalaman mo na pagkatapos lamang nito. Big games hunting, yan nga ang ginagawa ngayon ng Lakers. Ngayon mga idol, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, naghahanap ang Lakers ng mga klase ng manlalaro na malaki kung maglaro, may impact sa laro, maaasahan sa loob. Yan ang ginagawa ngayon ng Lakers. Ngayon ang tanong, paano naman sila makakakuha ng mga yan? Siyempre marami ang pwede nilang gawin. Ang kumuha ng free agent, ang kumuha ng mga veteran, ang mga kumuha ng draft pick, at ang i-trade ang isa sa kanilang big three. At obvious naman na si Russell Westbrook ang palaging laman ng balita. Ang kanyang $47 million ay talaga namang ubod ng laki. Kapag kinuha ni Westbrook ang player option na yan, ay tiyak naman ito ang gagawin niya mga idol dahil wala nang mag-o-offer sa kanya ng ganoon kalaking extension contract. Kaya mas pipiliin ni Westbrook ang kuhain ng $47 million. At sa oras na gawin niya ito, tsaka pa lamang magkakaroon ng go signal ang LA Lakers na i-trade siya kung gusto nilang i-trade. At iyon pa lamang ang oras na pwede na siyang i-trade. At ito ay maaaring mangyari mga idol until June 29. Yan ang araw na dapat ay kuhain na ni Westbrook ang $47 million. Pero dapat ay pag-isipang mabuti ni Westbrook ang kanyang gagawin dahil sa oras na pili niya ang option in contract ay wala na siyang karapatan na bawiin ito. At ibig sabihin, nasa Lakers front office na ang baraha. Nasa kanila na ang desisyon kung ite-trade ba ng Lakers si Westbrook. At sa oras na makahanap na ng ka-trade ang Lakers, yan ay kung ite-trade nga nila si Westbrook, maaaring tatlo ang kapalit niya. Kung hindi star player, ay tatlong klase ng mid-level exception lamang ang maaaring makuha ng Lakers. At ang hinahanap nga ng Lakers ay ang sinabi ko kanina mga idol, malaki kung maglaro, may impact, maaasahan sa loob upang makatulong sa Big 2. Yan nga ay si LBJ at si Davis kung sila ay maiiwan sa Lakers. Dahil hinahanap nga ng Lakers ang mga role player na maaasahan at tutulong sa kanilang dalawa. At kapag nakakuha ang Lakers ng kapalit ni Westbrook, ang at least tatlong klase ng malalaro, maaasahan na talaga at tiyak na magiging okay na sila. Pero hindi yan magiging madali mga idol dahil masyadong manipis ang mga free agent ngayong season. Tiyak na mag-uunahan ang iba't ibang grupo para makuha nila ang mga karapat dapat para sa kanilang team at panigurado, mauunahan din ang Lakers. Mga idol, maaari din naman na isang star player ang hinahanap ng Lakers kapalit ni Westbrook. Sa ngayon ay may rumor nga na si Bradley Beal ang pinaka-latest na hinahanap at kinukuha ng Lakers. Ayon sa report, ginagapang daw siya ng Lakers. At kahit pa ibigay na daw ng Lakers ang kanilang dalawang future draft pick kasama na si Westbrook, makuha lamang si Bradley Beal sa Washington Wizards, ay gagawin daw nila. Magandang makuha ng Lakers si Bradley Beal mga idol, baka nga naman umalis bigla si LeBron, at least may maiiwan na gaya ni Bradley Beal kasama si Anthony Davis. Pero ang tanong mga idol, papayag ba ang Wizards sa bagay na ito dahil mukhang mahirap itong mangyari? Bibitawan ba talaga nila si Bradley Beal? Pero dahil nga inaasahan na magiging agresibo ang Lakers sa paparating na trade market, marami pa tayong bagong pangalan na maririnig para sa kanila. Pero ulitin natin mga idol, mangyayari iyan sa oras na nasa Lakers na ang baraha. Kapag kinuha na ni Westbrook ang $47 million player option na kontrata. Dahil nga naman ayaw umalis ng Lakers na si Westbrook ay walang kapalit. Yan ang matalinong diskarte ng Lakers. Sa ngayon naman mga idol, ayon sa pinaka-latest report patungkol kay Bradley Beal, nagdesisyon na siya patungkol sa kanyang future sa basketball.
may desisyon na daw siya kung saan siya pipirma ng bagong kontrata pero hindi pa daw niya masasabi ito sa ngayon. Ngunit ibinuking ni Bradley Beal na marami daw ang nagre-recruit sa kanya na kapwa niya manlalaro para sumama sa kanila para doon na siya maglaro. Hindi lamang niya pinangalanan mga idol at tiyak tayo sa mga susunod na araw yan ay malalaman din natin. Yan kaya ay ang LA Lakers. Yo mga idol! Ano ang masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka lang lamang sa ibaba at mag-subscribe ka na para palagi kang updated ngayong off-season dahil maraming nagaganap na trade o lipatan at para ikaw ang unang makaalam. Pakipalaw mo na rin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Ako po si Jan. Ito po ang Basketball Talk. Salamat po!